Kaugnay niyang balitang yan, agad dinepensahan naman ng National Economic and Development Authority o NEDA ang iniulat nilang 64 pesos na food poverty threshold. Paglilinaw ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, panukat lamang ito sa economic policies ng gobyerno at mas lalong hindi ito ang suggested budget para sa bawat Pilipino. Pakinggan natin ang balita ni Edniel Parosa. Tinawag na misconception ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan ang mga naglutangang pahayag kaugnay ng inilabas nilang 64 peso food poverty threshold. Ayon kay Balisacan, sukatan lamang ito ng pamahalaan para matukoy kung umiepekto na nga ba ang mga polisiya ng gobyerno sa pagsupil sa kahirapan. Pero hindi umuna ito sa kwestiyong budget para mamuhay ang isang Pilipino ng disente. Iginiit ng kalihim na hindi inilabas ang nasabing numero para payuhan ang pamilya kung paano gumastos gaya sa pagkain. Aminado rin si Balisacan na sa likod ng nasabing estadistika, may mga mahihirap na nananatili pa rin naghihikaw sa araw-araw. Ginawa ng opisyal ang pagdepensa matapos ulanin ng banat at pag-aaral ng NEDA na nagpapakitang hindi may tuturing na food poor ang isang tao o isang individual na may budget ng 64 pesos para sa kanyang pagkain bawat araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.